February 2023, kapansin-pansin ang biglang pagdagsa ng foreign media sa Pilipinas. Partikular, ang mga galing sa bansang Japan. Sunod-sunod din ang pagdating dito sa Pilipinas ng ilang matataas na opisyal ng Japan at miyembro ng Japanese Interpol. Bakit kaya sila narito? Napag-alaman namin na ang kanilang pakay ang itinuturing na isa sa pinakamalaking criminal syndicate sa Japan na dito nag-o-operate sa Pilipinas. Sa koordinasyon ng Japanese Interpol sa kanilang foreign counterparts dito sa bansa, may nakuha silang mga ebidensya, gadgets at telepono na pwedeng mag-ugnay sa mga pagnanakaw at pagpatay sa Japan. Na iniutos ng umunoy isa sa pinakamalaking criminal leader sa buong Japan na narito mismo sa Pilipinas. Are you Luffy? Are you Luffy? Sir, are you Luffy? Who are you, sir? November 2019. Nakasama ako sa ginawang aktwal na pagsalakay ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa isang hotel sa Makati. Ang mga hinuli, 36 na Japanese nationals na nagsasagawa ng call center operations dito. Ito sa may info ba tayo sa kung gano'n nakatagal yung human? Ang kanilang modus, telecom fraud, at ang kanilang mga biktima, senior citizens sa Japan. Pursuant to the mission order, I would like to inform you that we are arresting you. Nang ipatranslate namin ang script na ginagamit sa kanilang operations, nagpapanggap silang mga membro ng Japanese police na nagre-report umano ng scam sa bangko. Sa kanilang pag-uusap, kinukuha nila ang mga personal na impormasyon ng biktima at kalaunay nananakawan ito. Sa loob ng 2 taong operasyon, tinatayang 3 bilyong piso daw ang di umano'y nakulimbat ng grupo. Itong grupo ni Yuki Watanabe ay matagal na nating sinusubaybayan nga. Kung saan nga nung November 13, 2019 ay sinalakay natin ang kanilang opisina. Napag-alaman din natin na walang permit na mag-opisina sila sa lugar na yon. Base sa impormasyon ng Japanese police, itong sindikatong ito ay nagtatawag sa Japan using a spoofing device kung saan yung telepono lalabas na ang call ay galing lang din sa Japan. Usually ang mga biktima nila ay mga matatanda, mga retirees, at nagpapanggap silang police, prosecutor. Ang pinaka-target ng operasyon sa Makati, hulihin ang leader na nagngangalang si Yuki Watanabe. Ayon sa ilang report, kasabwat ni Watanabe si Toshiya Fujita na umano'y recruiter niya rito sa Pilipinas. Habang si Kyoto Imamura ang nag-oorganisa ng call center operations. At si Tomonobi Saito naman ang sinasabing right-hand man ni Watanabe. Luffy, pangalan ng isang sikat na anime character, ang alias na ginagamit ng isa sa kanila para magbigay ng utos sa Japan mula sa Pilipinas. Lahat sila may Interpol Blue Notice o alerto sa pagitan ng mga bansa para imbestigahan dahil sa krimen. Mag-aapat na taon mula nang mangyari ang unang raid sa grupo ni Watanabe, binalikan namin ang hotel na kanilang ginamit para sa ilegal na operasyon.
Ito nga yung dating gusali kung saan nga naging sentro ng operasyon ng grupo ni Watanabe dito sa Pilipinas. Babalikan natin para tingnan natin kung ano lang nangyari sa kanya. Tao po! Hello sir, good afternoon po sa GMA 7 sir. Apa, John Consulta. John Consulta. Sir, pitatanong lang po ako kasi noong 2019, kasama po tayo dito sa ng immigration, ano ko, nung mayroon po silang operation po dito. Ito ba sir, nagpatuloy pa rin ba? O naging hotel? O anong nangyari sa dito sa lugar? Ano ito, private na ito eh. Okay. Mm. Ah, private na. Okay. Private. So may mga nakatara na rito? Pero no, iba na, nagre-renta, parang apartment din. Apartment na siya? Ah, I see. Pero sir, nung 2019, nandito ka na ba sa kanila? Ah, hindi. So, hindi mo kilala, sir, itong si Watanabe? Ito, sir. Itong si Watanabe. Hindi. Ang building na dating sentro ng call center operations, ilang minuto lang mula sa distrito sa Makati na tinatawag na Little Tokyo. Hi, ma'am. Oh. Ma'am, sa GMA 7 lang, magtatanong lang po kami. Meron po ba kayong namumukha ang tao? Ito po. Wala. Ma'am, may namumukha ba kayong Japanese na ganito pumupunta rito? Wala. Meron po ba kayong namumukha ang ganitong tao? Ay, wala po. So far sa ating pag-iikot, wala na kakilala raw kay Watanabe sa kanyang grupo. Karamihan kasi sa ating mga nakausap, mga isang taon pa lang o tatlong buwan pa lang ang nagkatrabaho dito nga sa area ng Little Tokyo. Kaya malamang sa hindi ay hindi nga nila nakita o nakasalimuha si Watanabe. Ayon sa NBI, para makaiwas sa mga otoridad sa exclusive subdivisions at hotels na mamalagi si Watanabe habang ipinagpapatuloy ang kanilang illegal na operasyon. That is one of the most expensive rooms in that casino hotel. And if we were also to believe the information from our informant, from our asset, this Watanabe is spending millions in playing casino games daily. Well, may information tayo na sa villa nga daw nakatira doon itong grupong ito at kung saan marami din silang mga security at most of them are retired uniform personnel. Pagkatapos ng operasyon sa Makati, tila hindi pa rin tumigil ang grupo ni Watanabe. May information nga tayo na natanggap na tuloy pa rin ang pasok ng pera ng sindikatong ito. Kung maaalala nyo, may na-intercept dati sa airport ng almost 50 million at sinasabi po ng ating Japanese counterparts na ito nga pong perang ito ay connected sa sindikato. So doon malakas ang kutob namin na tuloy-tuloy pa rin ang operation nila. Ngunit hindi na ganun kalaking setup ng office. Pagkatapos ng raid sa Makati, sunod na sinalakay ang resort na ito sa Family Laguna, kung saan nahuli ang ilang hapon na kasama ni Watanabe habang malag-guerrilla style na ipinagpapatuloy ang telecom fraud. Ginawa ng makeshift call center operations ang resort. Nakapaskil ang scripts at numerong tatawagan sa Japan. At marami ring internet router. Voice phishing scam naman ang ginagawa, kung saan kukunin nila ang mga detalye ng kausap para ma-hack ang social media accounts nito. Okay, one by one is very careful, okay? You just open it one by one, you do not throw anything. Walang mga dokumento ang mga nahuling Japanese national. Pero sa mga naisagawang raid, tila madulas pa rin si Watanabe. Ilang beses nagtangkang i-operate ng mga otoridad si Watanabe. Pero lagi itong nakakatakas.
sadyang napakapalos. Mas na nagkakaroon palagi ng brilyase doon sa area na sinusurveillance namin. Alam naman, hindi na namin binabalikan kasi alam namin, aalis na siya doon eh. Ganun siya yung kaingat eh. Yun kasi, ang mahirap dito kay Watanabe, number one, ghost lang siya, ghost. Hanggang sa isang araw, dumating ang matagal nang hinihintay ng mga otoridad ang tsansang makita ng personal ang sinasabing pinakamalaking crime boss ng Japan. Ng unang matunugan ng mga otoridad ang grupo ni Yuki Watanabe. Japanese fugitive na nag-ooperate ng krimen sa Japan mula rito sa Pilipinas. Matapos ang halos 2 taong surveillance, isa-isa ring nahuli ang matataas na miyembro ng grupo. Sa isang diving resort sa Batangas, dinala ang mga otoridad ng paghahanap kay Watanabe. Dito na corner si Toshiya Fujita na sinasabing recruiter ng tauhan ni Watanabe sa Pilipinas. Nanaroon daw sa Anilao para mag-scuba diving. Ayon sa mga agent ng BIFSU, nagtangkap ang tumawag ng padrino si Fujita para arborin siya, pero hindi siya umubra. Nahuli natin pa isa-isa yung leader ng sindikato na ito. Kasunod na rin dyan yung pagkakahuli natin kay Toshiya Fujita sa Anilao, Batangas. At nung araw din yon na intercept din natin sa airport na patakas yung isang kasamang Japanese fugitive kung saan siya ay lilipad na sana papuntang Macau. Hindi natuntun si Watanabe sa Batangas. Pero noong April 2021, sa isang casino hotel sa Pasay, natuldukan ang paghahanap kay Watanabe. Nakakuha ng tsyempo ang NBI na hulihin sa wakas ang Japanese fugitive sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Siyempre, pag yung birthday at ikaw ay fugitive, ang mga bisita mo lang dyan, yung mga close associates mo eh. Which is that happened, actually that really happened. We are fortunate enough to arrest his, what they are saying, the number 2 man of Watanabe here in their operation in the Philippines, si Saito. So, we were able to arrest Watanabe and Saito on April 19, 2021. Meron kasi sa mga information na nakarating po sa amin na di umano ay itong si Watanabe ay nag-alok ng pera para siya po ay makalaya. Nangyari talaga yan, although he attempted na kausapin ako, kaya lang, I referred him to the immigration, which is, incidentally, yung subject kasi natin sa foreigner at ang hawak natin do notice, talaga ang lead agency talaga yan, immigration. Magkano siya yung alok, initially, yung Watanabe? I can say a very considerable amount. Hinuli at ikinulong sa detention facility ng Bureau of Immigration si Watanabe. Pero kahit nahuli na, patuloy pa rin pala ang kanilang illegal na operasyon. Gamit ang mga telepono at gadget na illegal na naipuslit nila Watanabe, nakapagmamando pa rin pala siya sa kanyang mga tauhan habang nasa loob ng kulungan. Na headline sa Japan ang sunod-sunod na nakawan sa mga senior citizen sa iba't ibang bahagi ng Tokyo. Pero nakakuha ito ng mas malaking atensyon nang mapatay ang isang 90-year-old na ninakawan sa sarili niyang bahay. Napag-alaman na ang kausap ng isa sa mga nanloob ay ang kanilang leader na si Luffy
na nakakulong dito sa Pilipinas. Agad hiniling ng Japanese Embassy sa Department of Justice ang agarang pagpapadeport kay Watanabe at iba pa niyang kasamahan. Madaling araw pa lang, nakaabang na ang aming team sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa. Ngayon kasi nakatakdang i-deport si Watanabe at tatlo pa nitong kasamahang hapon. Pero dalawa lang daw ang tuluyang may deport ngayong araw. Si Toshiya Fujita at Kyoto Imamura. Both of you, sir, are part of Watanabe's group. You know Watanabe? Yeah. How did you know Watanabe? Same province in Japan. Same province in Japan. You're from what province again, sir? In Japan? In Japan. Hokkaido. Hokkaido. Similar to Watanabe. Sabay-sabay sanang pag-deport sa pinakamataas na leaders ng Luffy Group na udlot dahil sa nakabimbing kaso ng violence against women laban kay Yuki Watanabe. Kasi sa ating patakaran, pag ang tao ay may kaso under Philippine law na criminal case, hindi natin pwede i-deport itong mga dayuhan. So ang ginagawa nila, dinidemandan nila sarili nila para may lumalabas na kaso para hindi sila paalisin. Eh, ngayon, siyempre, basa na natin yan eh. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Sa eksklusibong interview ko kay Yuki Watanabe, naitanong ko kung may mahal siya sa buhay na narito sa Pilipinas. Watashi wa konsulta dyan, Des, from Eyewitness. Do you have a wife here in the Philippines? Yeah. Did you marry her? Ang pinakahadlang sa pagpapadeport kay Watanabe ang isa umanong Pilipina na kanya raw asawa na nagsampa ng reklamong Violence Against Women and Children o VAWC laban kay Watanabe. Sinubukan naming hanapin ang sinasabing asawa ni Watanabe at naituro sa amin ang bahay na ito na nasa loob ng isang exclusive subdivision sa Malolos, Bulacan. Magandang araw ho. Good afternoon. So, dito ba nakatira si Ma'am? Dito po. Legend po ba siya? Wala po. Hello, sir. Nakasara yung pinto. Opo. Sir? Hello po. Yeah. Kuya, good afternoon. John Consulta po sa GMA. Magtatanong lang po kami kay Ma'am. Wala siya? Kailan po kaya siya pwedeng mabalikan para makausap lang po sana? Hindi niyo po alam. Oho. Magtatanong lang po sana kami regarding po kay Ma'am doon po sa kay Watanabe. Oho. Kailan po siya huling nagpunta po rito? Matagal na po eh. Matagal na? This month? Pupunta sa rito, wala naman po ako. Pero itong February din po, sir? February? Hindi nyo lang... February 7, 2023, na-dismiss ang kaso ni Watanabe. Iniurong kasi ng prosecutors ang information sa complaint kaya hindi na pwedeng ituloy ang kaso. Agad-agad namang iniutos ng DOJ ang pagpapadeport sa dalawa.
Ang oras nga ay 8:34 at sa mga sandaling ito, nag-ready na nga ang mga tauhan ng Bureau of Immigration at sa labas naman ay ang mga tauhan ng Philippine National Police para mag-provide security sa convoy na magdadala kay Yuki Watanabe mula rito sa BI Detention Facility sa Taguig papunta sa NAIA Terminal 1 kung saan nag-aantay ang eroplano na magdadala sa kanya pabalik ng Japan. Sa loob ng kulungan ng Bureau of Immigration, nakaharap ko ng personal si Watanabe na umano'y si alias Luffy. How long have you been in the hotel? How long did you stay inside the hotel? Long, 1 year? I forget. More than or less? Less, maybe. Less than 1 year. Okay. The hotel is very expensive. Because free. It's free? Yeah. Why? Because pray. What? Because pray. Okay. Sir, the most important question here is, a lot of people, especially in Japan, is very, very focused on you, on both of you, especially you, sir. They're saying that you are Luffy. Yeah, no. Maybe soon, Japan side open it. Yeah. Not really. Okay. Doble ingat ang paghahanda ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit at Philippine National Police. Lalo pat may nahuling hapon sa loob mismo ng Camp Bagong Diwa na umaaligid sa labas ng detention facility ni Watanabe sa mismong araw ng deportation. Ang oras ay 9:27 na nga ng gabi at kasalukuyan narito tayo ngayon sa loob ng van ng Bureau of Immigration kung saan kasama nga natin ang Japanese fugitive na si Yuki Watanabe na sinasabing si Luffy na leader umano ng isang robbery group sa Japan habang nagmamando dito sa Pilipinas. Mahigpit na binabantayan ngayon ng mga tauhan ng NCRPO at Bureau of Immigration itong convoy na ito habang patungo nga sa lugar ng NAIA para siguraduhin walang magkakaroong aberya habang siya ay dadalhin na nga sa paliparan para makarating na sa wakas sa Japan. Pagdating sa airport, nangyari ang hindi inaasahan. Hello. Halos 4 na taon ding hinintay ang araw na ito. Mula ng unang ma-raid ang operasyon ng grupo ni Yuki Watanabe noong 2019 hanggang sa pag-deport sa kanila pabalik ng Japan. Tinatayang 3 bilyong piso ang nakolimbat ng grupo mula sa mga illegal na operasyon mula rito sa Pilipinas. Kaya bantay sarado ang paghatid sa mga pugante. Pero pagdating namin sa tarmac ng NAIA, nangyari ang di namin inaasahan. Oh, yan lang, ah. Ayan na. Sige, ikaw na lang. Ang aming sinasakyang van, biglang pinaligiran ng mga miyembro ng local at Japanese media na nagtangkang kunan ng malapitan ang grupo ni Watanabe. Ang mga bantay, nakaabang kung may nagpapanggap lang ng miyembro ng media at may ibang pakay. Bagay na hindi naman nangyari. Sa huli, nakapasok din ang aming convoy sa loob ng tarmac kung saan isa-isa nang isinakay ng eroplano ang mga pugante. Sa matagumpay na pag-turnover ng mga otoridad sa grupo ni Watanabe sa Japanese police, ilang tanong pa rin ang kailangang sagutin.
64の E と63の E です。Bakit po itong grupo ni Watanabe ay nagawa pa rin po mag-operate sa loob ng detention facility ng ating BI? Yan nga. Kaya nga may investigasyon pa tayo dyan kasi ang lumalabas dyan, may corruption. Yan po yung isang dahilan kung bakit nakaipon sila ng 24 na telepono at meron sila ilang gadgets pa. At mula doon sa loob ng kulungan, nagpapadala sila ng kanilang mga video hanggang sa Japan. Sasampahan ng administrative charges ang mga bantay sa Bureau of Immigration Detention Facility, maging ang warden nito at oras na mapatunayang nagkasala. Kaya na-disturb po ako, kaya pinaabot ko yan, pinatigil natin. At dahil dyan, 32 persons sa loob ng immigration ang na-relieve. At malamang itong mga to ay talagang babagsakan sila ng mabibigat na penalties. Mm-hmm. At malamang dismissal na rin sa kanilang lahat. Sa dalawang flight na may biyaheng Manila, Narita, Japan, tuluyang na-deport ang grupo ni Watanabe o alias Luffy. Actually, may mga ongoing pa rin tayong efforts upang mahuli yung mga natitirang mga remnants ng sindikatong ito. At hindi tayo titigil upang mahuli lahat ito at mapadeport sila pabalik sa Japan. Mahanap kaya ang mga natitirang galamay ni Luffy na posibleng aktibo pa rin sa Pilipinas? Panahon ang makapagsasabi. Mula sa Maynila, ako po si John Consulta at ito ang Eyewitness.